Ayaw tumigil ni Kuya sa paiikot. Para siyang isang higanteng trumpo na ikot ng ikot ng ikot. Hindi siya nakapagsasalita tulad ng ibang batang kasinggulang niya. Mahal pa rin siya ng kapatid niyang si Tintin kahit ganito siya. Ngunit gustong maunawaan ni Tintin kung bakit iba ang pagkilos ni Kuya. Sa kwentong ito ng isang batang may autism, alamin kung paano nabubuhay at nakikibagay sa isa't isa ang mga pamilyang may kapiling na batang may special needs. Paikot-ikot. Kwento ni Irene Carolina Sarmiento. Mga guhit ni Christian Oliver Cruz. Nakatatawa talaga ang kuya ko. Kapag naglalaro siya, wala siyang gustong gawin kundi umikot ng umikot ng umikot. Tatayo siya sa gitna ng bakuran at iuunat ang kanyang mga braso at ikakampay na para mga pakpak ng ibon. Mag-iingay rin siyang parang isang ibon. Wak! Wak! At saka siya iikot ng iikot na para bang isa siyang malaking trumpo. Ako naman! Sasabihin ko, iuunat ko ang mga braso ko para mag-korting tea ang katawan ko. Tea para sa Tintin. Pangalan ko yon. Iikot ako ng iikot hanggang sa mahilo ako at mapaupo sa damuhan. Ang buong halamanan, mga puno, mga bulaklak, mga pader ng aming bahay, patuloy na umiikot ng umiikot ng umiikot. Si Kuya ay umiikot ng umiikot pa rin. Tama na yan, Kuya! Sasabihin ko sa kanya. Tama na, mahihilo ka! Pero patuloy lang siya sa pag-ikot-ikot. Ako, gusto kong gumawa ng maraming bagay. Nagpapanggap akong isang prinsesa. Naghahanda ako ng mga merienda na parang may party para sa aking mga manika. Isinusulat ko ang pangalan ko. Nagbubuo ako ng mga puzzle. Nagkukulay ako ng mga larawan ng mga bahaghari, mga tuta at mga kastilyo. Si Kuya, gusto niyang umiikot-ikot lamang kapag naglalaro siya. Minsan, gusto niyang tumalon at tumakbo pero lagi siyang bumabalik sa pag-ikot-ikot. Hindi siya naglalaro na kunwari ibang tao o bagay siya, maliban na lang kung nagkukunwari siyang buhawi. Umiikot siya sa buong sala, kaya naitutumba niya ang mga upuan, mga libro at kahit pa ang bentilador. Ay nako! Sabi ni Mama, para namang dinaanan ito ng bagyo. Kuya, kailangan mong ayusin ang kwartong ito. Alam ni Kuya kung paano ayusin ang sala. Aayusin niya ang mga upuan ng paikot sa mesa. Ibinabalik ang mga libro sa istante at muling itinatayo ang bentilador. Hindi pinaglalaruan ni Kuya ang mga traktrakan niya. Kinukuha niya ang mga ito at inihahanay sa sahig ng isa-isa. Pagkatapos, kukunin niya ang mga lapis at mga suklay at kahit na anong maliit na bagay na madampot niya at inihahanay din niya ang mga iyon. Ay nako, sabi ni Papa. Kay haba namang traffic niyan. Kuya, kailangan mong ayusin ang mga iyan. Alam ni Kuya kung saan ang tamang lalagyan ng mga gamit sa bahay. Ang mga laruan sa loob ng kahon ng mga laruan, ang mga lapis sa pencil case at ang mga suklay sa tukador ni Mama. Pagkatapos, babalik na naman siya sa pag-ikot-ikot. Pumapasok si Kuya sa eskwelahan sa umaga, tulad ko, sa isang special school. Gustong-gusto niyang ipakita sa akin kung anong natutunan niya doon, tulad ng pagkanta ng ABC at pagbilang hanggang 20. Pero hindi marunong magsulat o magkulay si Kuya. Kailangan kong hawakan ang kamay niya at tulungan siyang humawak ng krayola. Tatabigin niya ang kamay ko at saka siya guguhit ng mga bilog at kung ano-anong hugis sa papel at sa sahig at sa mga pader. Ay nako! Sabi ni Yaya. Kay kalat naman dito, Kuya! Kailangan mong maglinis! Tutulungan ni Yaya si Kuya para kuskusin ang sahig at ang mga pader. Tinutulungan ko rin siya. May mga nagagawa si Kuya na kaya ko rin gawin ng mabuti. Kaya niyang magwalis ng sahig at magpunas ng mga mesa.
Kaya niya maghugas ng mga kamay at maligo ng mag-isa. Gustong-gusto niya ang tubig. Nagsusuot siya ng sarili niyang t-shirt at salawal. Minsan, baligtad ang pagkakasuot niya. Nakakakain siya ng gamit ang kutsara at tinidor. Maraming natatapon. Nakapagsisipilyo siya ng ngipin. Sabi ni Papa, may sariling mundo si Kuya. Ako rin po, may sariling mundo, sabi ko kay Papa. Kaya kong maging paru-paro, kita nyo? Kaya kong lumukso-lukso at magkunwaring lumilipad. Sabi ni Mama, special si Kuya. Special din po ako, sabi ko kay Mama. May tala ako sa kamay, tignan nyo, ibig sabihin nito mahusay. Iniisip ko kung sa sariling mundo ni Kuya ay umiikot siyang mag-isa. O kung umiikot din ang buong mundo niya, ano kayang nakikita niya? Siguro'y may karnabal na may sandaang Ferris wheel at mga bumper car at mga Quitties at mga cotton candy, lahat ay umiikot. Naroon siguro si Mama at si Papa at si Yaya at ako. Tama na! Sigaw ko kay Kuya. Hinihilo mo kaming lahat. Pero ayaw niyang tumigil. Patuloy lang siya sa pag-ikot-ikot. Kahit hindi sinasabi ni Kuya, alam kong mahal na mahal niya kami. Nag-uunahan kami ni Kuya sa pinto kapag dumarating si Papa sa bahay mula sa opisina. Pero masyadong mabilis tumakbo si Kuya kaysa akin. Lagi siyang nauunang bumati kay Papa ng yakap at halik. Kinukuha niya ang portfolio ni Papa at dinadala ito sa mesa nito. Dinadalhan ni Kuya si Mama ng baso ng tubig kapag tumitipa ito sa computer. Gusto niyang panuoring nagtatrabaho si Mama at niyayapos niya sa may balikat si Mama. Tinutulungan ni Kuya si Yaya na hanapin ang salamin nito dahil nalilimutan minsan ni Yaya kung saan niya iyon ipinatong. Magaling maghanap ng mga bagay sa loob ng bahay si Kuya. Tinutulungan ni Kuya si Yaya sa paggising sa akin ng maaga para hindi ako mahuli sa eskwela. Tinatapik niya ang pisngi ko at sinasabing, "Bangon! Bangon! Bangon!" Nagagalit minsan si Kuya at hindi namin alam kung bakit. Kapag galit siya o malungkot, tumitigil siya sa pag-ikot. Umiiyak siya at hinahatak ang kanyang buhok. Ipinapadyak niya ang mga paa niya at sumisigaw. Pinapalo niya si Mama at Papa at Yaya at kahit ako. Minsan, gumanti ako ng pagpalo sa kanya. Lalong tumindi ang pag-iyak niya kaya sinabi ko, "Sorry, Kuya." Pero hindi siya pinapalo ni na Mama at Papa at Yaya. Niyayakap nila na mahigpit si Kuya para hindi niya maigalaw ang mga braso niya. Niyayakap siya ni Mama at idinuduyan na parang may hawak siyang malaking sanggol. Sabi niya ay gusto iyon ni Kuya. Sabi ni Mama, "Shh, shh, tahan na, mahal ka ni Mama." Sabi ni Papa, "Shh, tahan na, mahal ka ni Papa." Sabi ni Yaya, "Shh, shh, tahan na, mahal ka ni Yaya." Ngayon, alam ko na kung paano yakapin ng mahigpit na mahigpit si Kuya at sabihin, "Shh, shh, tahan na, mahal ka ni Tintin." Kapag maayos na si Kuya, umuupo siya at humihingi ng paumanhin sa amin. At pagkatapos, bumabalik siya sa paglalaro. Bumabalik siya sa pag-ikot-ikot. Kapag minsang lumalabas kami ng bahay, tumitigil sa pag-ikot si Kuya. Kapag umaandar ang kotse, nauupo siya ng tahimik at tumitingin sa labas ng bintana. Nasa unahan sina Mama at Papa. Nasa likod naman ako kasama sina Kuya at Yaya. Kailangan kong tulungan sa kanyang seatbelt si Kuya. Kapag tumitigil ang sasakyan, nagpapaugoy-ugoy siya. "Sasabayan kita sa pag-ugoy, Kuya," sabi ko. "Nasa layag tayo ngayon, pwede kang maging kapitan." Ituturo ni Kuya ang nasa kalye sa labas ng bintana ng kotse. Ngunit ngayon, ang nakikita ko ay dagat at maraming marami ritong isda at mga pagong at mga pagi at mga sirena. At gumagawa sila ng malaking bilog paikot sa layag namin. "Tignan mo, Kuya," sabi ko. "Umiikot silang lahat sa atin. Gumigiwang ang layag natin.
hilahin na natin ang angkla. Pagkatapos, aandar ulit ang kotse at titigil na si kuya sa paggiwang. Sa susunod, ako naman ang magiging kapitan ng layag. Dinala kami ni na mama at papa sa palaruan. Walang pakialam si kuya kung ayaw makipaglaro ng ibang mga bata sa kanya. Pero nalulungkot ako dahil pwede sana kaming maging masayang-masaya nang magkakasama. Sabi ko, "Tignan mo, kuya, ito ang kaharian nating gubat. Pwede kaming magpadausdos sa talon. Pwede kaming magpabitin-bitin sa mga puno. Pwede kaming mag-akyat baba sa mga bundok. Nagpapadausdos kami ni kuya, nagsuswing at nagsisiso. At tumatawa kami ng tumatawa ng tumatawa. Kapag nadadapa ako sa damuhan, tinutulungan akong bumangon ni kuya. Hinahawakan niya ang mga kamay ko para makatayo ako. Salamat kuya," sabi ko. "Maraming maraming salamat." Sa grocery, nanlalaki ang mga mata ni kuya kapag nakikita niya ang mga mamimeryenda. "Gusto ko!" sabi ni kuya. "Sabihin mo, pahingi po," sabi ni mama sa kanya. "Pahingi po," sabi niya. "Ngipo." Sa kanya itutulak ang cart para kay mama. Pagkatapos, papipiliin siya ni mama ng premyo para sa pagiging mabuting bata at sa pagsunod sa kanya. Laging ampaw ang kinukuha ni kuya. Napakalambing ni kuya. Alam niya kung paano ako hatian ng merienda niya. Sabi ko, "Salamat ulit, kuya." Sabi niya, "Walang anuman." Kapag nakauwi na kami, magsisimula na namang umikot ng umikot si kuya. Ibubuka niya ang kanyang mga braso na parang mga pakpak ng ibon at saka siya iikot ng iikot ng iikot. "Mama, bakit po ganyan si kuya?" tanong ko. Kapag naglalaro siya, ang gusto lang niyang gawin ay umikot. Ayaw na niyang gumawa ng iba pa. "Ah, pero maraming ibang kayang gawin ng kuya mo, Tintin," sabi ni mama. "Pwede kayong maglaro ng magkasama. Kaya niyang hugasan ang mga kamay niya bago kumain at kaya niyang umupo ng tahimik ng sandali kapag sinabihan mo siyang maghintay. Pero minsan, kailangan pa rin natin siyang paalalahanan." "Alam ko po," sabi ko, "pero malaking bata na si kuya. Bakit hindi natin siya patigilin sa pag-ikot kapag naglalaro siya mag-isa?" "Kahit patigilin natin ang kuya mo," sabi ni mama. "Iikot lang siya ulit pagkatapos. Wala naman siyang nasasaktang iba kapag umiikot siya. Ito ang paraan niya ng paglalaro. Napasasaya siya ng pag-ikot-ikot. Sinusubukan nating turuan siyang gumawa ng mga bagay para sa sarili niya at para sa atin upang mabawasan ang oras na iniikot niya." "Tama," sabi ko. "Tinuturuan ko si kuya kung paano makipagpasahan ng bola. Minsan, nasasalo niya ang bola pero minsan din kailangan kong habulin iyon." "Oo," sabi ni mama. "Kayang matuto ng mga bagong bagay ng kuya mo pero kailangan niya ang tulong natin." "Anong magagawa natin para matulungan natin si kuya kapag malaki na siya?" tanong ko. "Isa lang ang sigurado," sabi ni mama. "Isang pamilya tayo at gagawin natin ang dapat gawin ng magkakapamilya. Aalagaan natin ng mabuti ang isa't isa. Ako, ang iyong papa, ikaw, si Yaya at kahit si Kuya. Aalagaan natin ng mabuti ang isa't isa." Iniisip ko si Kuya at ang lahat ng bagay na kailangan pa niyang matutuhan, gaya ng paghihinuko, pagtatali ng sintas ng sapatos, pagtitiklop ng kumot at paghahanda ng sarili niyang baon sa eskwela. "Gusto ko pong tumulong para alagaan si Kuya," sabi ko kay Mama. "Marami akong maituturo sa kanya." "Oo," ngumiti si Mama. "Pwede mong tulungan ang Kuya mo, pero may maituturo rin sa iyo ang Kuya mo." "Ano ang maituturo sa akin ni kuya?" Naisip ko, malalaman ko na lang siguro iyon. Niyakap ko si mama. Ibinigay siguro sa atin ng Diyos si kuya dahil mahal na mahal natin siya. "Tama iyon, Tintin," sabi ni mama. "At talagang pinagpala tayo para makasama ang kuya mo. Mahal na mahal din tayo ng Diyos." Hello!
Kung nagustuhan po ninyo ang video na ito, paki-like lang po at paki-pindot po ng subscribe button at click lang po ng bell icon para makatanggap po kayo ng bagong video.